Well, Echo, kailangan sa tingin ko, ano na lang eh, no? Mas linisin na lang talaga nila yung playstyle nila because ang ganda na nung pinakita nila for game 1. Pero possible na yung Omega, may na-come up na silang idea kung paano pipigilan to. Speaking of pigilan, ito na ng ating drafting and ang first phase of ating banning from Omega and Echo, Esmeralda, Selena, and Aelilia. Sa Echo naman, meron tayo ditong Fovius, Glue, and Valentina. I suspect sa ating may respect ba na nga? Mm-hmm. And specifically, parang there's something with this Esmeralda, pero Omega, na kay Cho pa rin. Oo, nakuha pa rin. Mukhang si Chakno pa rin ang gagamit ito. And yung hero matchup natin kanina, ina-expect na possible magkaroon ng labanan o agawan sa Kufra, parang hindi pa nangyayari for both teams. Knowing na si Yawe, nandito si Chakno rin from Omega. Yung magiging sagot nila would be the Edith and same hero from the first game, the Bakito. You mentioned kanina, mga heroes ni Yawe. Actually, open yung Kufra. Pwede actually makuha yung Kufra at day 1. Pero hindi, ang priority nila dito is yung Bakito ni Carl Tizzy. Kanina maganda talaga yung laban. Why not continue na lang muna? Kailangan matchupan to ng Omega. Unleash na nila yung mga tipo mga Lancelot. Talaga, so pang kontra dito. And maybe snatch yung Ruby ng side ng Echo kasi nakita natin komportable ang Echo with that Ruby. So at least you have that Ruby as well as the Cho. Yun na nga yung Lancelot na hinahanap natin. O siguro kumuha sila ng mga Chakno heroes na pang-set. Pang-set, oo. O kaya aggressive heroes like Matilda, like yung Hilda na nakita natin kanina. But they will go for the Matilda pick. Extra mobility with the Guiding Wind. Meron ng extra shields to. Possible na yung Cho gamitin nila sa side lane kung magiging roamer to or pwede rin gamitin mid lane yung mismong Matilda. Pero yung Omega hindi pa nare-reveal lahat ng pinaplano nila. Well, Echo kukuha na ng sagot mula dito sa mga kinuha ng Omega. Mukhang malaking posibilidad na Carl Tizzy jungle ulit to with the Bakito eh. Yeah, pwede. Maganda, talagang mataas yung confidence ni Carl Tizzy gamit yung hero na yan. And now it's Yuzhong. So, i-reveal na nga na hindi to XP lane Bakito. 100% ay mapupunta tong Yu. Actually, hindi pala, no? Kasi nakita natin kahapon na may potential na fighter setup. Double fighter setup Echo. Para sa Echo. Which means na may possibility na ito ay mapunta din sa gold lane. Doon nga tayo nagulat, Wolf, eh, di ba? Yung pinagsabay nila yung Fovius, tsaka yung Yuzhong. And yun yung tricky part from Omega. Ang hirap basahin kung ano yung tumatakbo sa isipan nitong Echo, kung ano nga ba yung kukunin nilang mga heroes. Pero for the bans, pwede silang magtanggal dito ng mga hindi pa nakukuha eh. For example, yung mid laner na mage. Yeah. And kanina, pinag-usapan natin dito, Santi, na ang Echo is they're trying to play like chess here. Mind games. Kanina pa nila ginagawa to. So kung dalawang tank, maganda yung late game nila, possibly dito with an Edith. So medyo may support na or combo knock-up na pwede manggaling sa isang Yuzhong or an Edith. But for the showdown of a Bakito and a Lancelot, it's a battle of precision. At least, sabi mo kanina, action-jackson. Action-jackson. Yeah, ito yung kailangan na lahat ng dashes, kailangan mo din ma-proc yung passive ni Lancelot. Kaso, ito, si Bakito, ibang klase din ito mag-dash. Oh, mobility-wise nga. Ito nga yung inatay nating match-up. Kung hindi man ling yung makuha ng Echo, there is still a Bakito na madulas pa rin naman. And ang ganda pa rin panoorin, ang sarap panoorin na magiging labanan dito ni Kiel VJ and Carl Tizzy. So, for the remaining ban and picks, ano ba yung mga possible pa? Yep, para sa Omega, baban nila yung Curtizzy hero. Puro Curtizzy talaga yung mga target dito. Might be the Kagura once again. Kaya sila naman mag-ban ng Sicilian. So, ito yung mga heroes na mahirap din abutin. Kahit meron kang Lancelot, may Matilda Cho, parang hindi worth it na iban. So, yun nga, Sicilian na kanila ibaban. Makats kasi itong si Curtizzy, no? Yep. Sex. Iba yung binagawa ng mga Ruby DD play, tapos iba yung binibigay sa kanyang entrance ng Echo. Kita mo ka kanina, parang siyang Beyblade na hinihintay lang umikot ng mga balis, papakalisin ng ganun. Malatrompo ang galawan. Eh. Pero nakita natin dito, no? Sicilian out of the equation, and Echo can finally reveal, slowly reveal an answer kung ano pwede nilang ipangontra dito. Inuunti-unti lang nila, and there goes the Kagura.
kahit na tinarget ban nyo yung heroes ni Kurt Easy, meron at meron pa rin talagang matitira. So, kailangan ng Omega dito is a good XP laner. I'm thinking baka sila na yung kumuha ng Phobius. Or maybe get yung Lunox mismo. Balik nila dito kay Kelra kasi magmukhang okay naman ang Lunox versus their opponents. Another choice is kumuha ng ilagay yung Chou dun sa may XP lane para tumapat dun sa Yuzhong tapos kumuha sila ng ibang mid lane. Kunwari, ilagay nila si Matilda sa position 5 dun sa may Roam tapos kumuha sila ng mala Farsa, actually Farsa na lang pala natitira. Tapos kumuha sila ng Beatrix o kaya ng Brody. O kaya na Popol and Koopa na marksman para doon kay para kay Kelra. Nako, eto na nga. Farsa, tama-tama siyong at si Beatrix. Ang taas ng prediction points mo dito ngayon. Kahano, nung day one ka pa. Parang sinukat eh, no? Alam na eh kung ano yung mga pwedeng kunin. And for Echo, yung last pick nila, ang dami pa nilang choices actually. And gusto ko sanang kumuha sila ng Phobius. Sila eh, parang ang lakas na, ang solid dito ng Phobius. Pwedeng pang talon sa may backlines. Or kaya, they're looking for a valid gold laner ngayon, di ba? Para may explain na sila. Kaso pwede nga rin talagang Yuzhong ilagay doon. But ang kailangan nilang ngayon is long range kasi ang daming range dito heroes sa side ng Omega. So, heroes like Kimi, o kaya Brody, o kaya yun nga, biglang nilang Phobius out of nowhere. Nakaban kasi yung Phobius, yun nga din yung inaabangan ko. Pero uy, mukhang Carl Easy Olus. And yung expectation nga natin, for sure, nalin lang din ang Omega dito doon sa Paquito pick na akala nila this will be the jungler, a gold lane Paquito, XPYZ, and Carl Easy with the Olus. Kaya binabanggit ko na paulit-ulit yung Phobius, yung parang ganong klaseng hero yung pwede pumunta sa may backlines. But instead, they go for the Olus. At ano yung reasoning kung bakit meron tayong Olus dito mula sa side ng Echo? Bukod sa isa siya sa mga heroes na gustong-gustong gamitin ni Carl Tizzy, ang pwede niyang gawin is i-duel itong Lancelot. And itong Olus ay sumisikat na bilang isang pick na sagot doon sa may Lancelot. And to add doon sa sinasabi ni Wolf, na kanina Santi, pinag-uusapan natin if ever ang Paquito nga ito magiging jungle against a Lancelot. Kanina mahirap kung puro dash, sino madakpan mo da? Wala kang may mahuhuli dyan. Wala agad may madakop, Toto. Wala kang may mahuhuli and this is a good flex and pick yung Olus. And one thing special about this hero is yung passive din ng fighting spirit. Yung physical attack and penetration, lagi itong nandyan. And kung puhunan mo dito, ang kapital mo dito is attack speed. This is purely penetration na pwede mo ibigay sa kalaban mo. Ang sakit nito eh. And alam mo naman na yung Olus, pag nakakalaban mo yan sa usual rank games, ilang hampas ka lang kung squishy hero ka. Kaya ito yung maganda sa ginawang lineup ng Echo Philippines. Nasagot nila yung problema sa possible na pumasok doon sa bandang likuran ng Omega. But here we go for our game number 2. Omega versus Echo, muli dito maglalaban. Ngayon, makikita natin yung mga matchups. Pero magkakaroon muna tayo ng pause at mag-aantay. And based on the team comps ng mga ano dito, Wolf, for both teams, sa tingin mo sino yung humahawak na may konting kalamangan? Okay, so ito na yung mga kakaiba talaga na pwede natin makita mula dito sa side ng Echo na dahil malulupit yung kanilang mga players at highly mechanically skilled, diba? Parang meron silang chance na magbago-bago ng kanilang mga players. Which means na merong tayong maraming shifts. Benny Cutie ang maglalaro ng Paquito. So this will be in the gold lane. Itatapat yan sa Beatrix. I think nakita na natin to nung M3 kung saan nag-swap si Edward at si Oheb. At nilagay nila yung Beatrix pantapat doon sa may yung Paquito doon sa Beatrix at lumamang yung Paquito doon sa lane na yun. So this is good para sa side ng Echo. Early stages sila yung makakalamang sa laning stage. And then yung Yuzhong ang ngayon ang itatapat nila doon sa Chou na I would say 50-50 pa rin na matchup. Eventually yung Yuzhong ay lalakas sa team fights tapos pang isolation plays naman yung ma-expect natin mula doon sa Chou. Ngayon, ito yung tricky, yung Olus. Hindi ko napansin actually kung ano ang kanyang emblem. So, abangan na lang natin kung ano yun. When it comes to team fights, ang daming stuns ng side ng Echo.
So tingin ko sila yung mas madali ang execution dito. Halos lahat ng kanilang mga heroes ay may crowd control. So mahihirapan si KelVJ sa Lancelot na to. Oo, ang hirap talaga ang kalaban. Tapos na killing spree siya, so hindi sila focus on the jungling while KelVJ secured the Demon Slayer. Nanggugulo lang si Yawe with the Edith tank. Gusto niya lang talagang i-delay yung pagkuha and the Lethal Wanderer advantage for Echo. Chaknu might be falling down if ituloy ito ni Curtizy and the basic attack secures the kill. Echo, as of now, holds the lead. Lethal Wanderer, uy! Uy! Nanggulat pa dito si Yawe! Alley-up connect, grabe. Eto, max ka agad yung target. Oo, si Cap, bigla na lang binato. Ito yung nakikita natin dito sa Andy na ang aggressive at ang confidence ng Echo ay pinapalabas nila early game. They want the attention to be with Curtizy and as well as Yawe. Parang pwede makapag-free freely farm ang isang Olos or si Carl TZ. Habang nagiging busy sila doon, they also want to take the opportunity na pwedeng guluhin kung paano ang formation ng Omega. Mm-hmm. So nakita natin dito, Yawe and Curtizy hindi tinatantanan si Etomax. Itong bagong combo eh, no? Duo-duo dito sa mid. Itong mag-besties na si Yawe at si Chaknu, sila pa rin ang magkatapat dito sa labanan na ito. Pero wala pa tayo gaanong nakikitang gank. Aside doon sa gagawin ni Carl Easy sa may bandang itaas, gusto niyang kumuha dito ng extra gold from the energy shields from the turret. And sila pa yung may hawak ng posisyon dito sa mismong pagong. And OSX, nakikita mo naman na yung Omega dito, gustong-gustong pumalag pero parang hindi sila maka-extend eh. Hindi, actually, magandang ginawa dito ni Curtizy. Medyo nagkaroon ng gap dito si Etomax. And Farsa, level 4, pwede siya makapag-burst down. But that results to Echo to freely get this turtle kasi wala pa ngang feathered airstrike, Santi. Mm-hmm. So nagkulang sila sa vision, nagkulang din sila sa burst na pwedeng ulanan ang side ng Echo. So now, early game phase, they're trying to make use of this advantage. Oo, pero pansin natin, bandang mid lane talaga yung laging bakbakan. Double knock-up, huli dito na ni Renjo. Eto, Max, hindi sasakto yung feathered airstrike. Kailangan muna nila mag-reset. But yung labanan sa may bandang ibaba, Kelra versus Benny Cutie. Kamuntikan doon, tamaan ng sniper ni Kelra. Pero ngayon, Echo pa rin eh. Echo pa rin nakakuha ng kills. Hindi makapalagaano. And si Etomax na pa-extend. Sumobra ka sa linyang may nakasulat na do not cross. Do not cross. Plus itong Magic Worship o na 3-0 Kagura. Wera na rin Clock of Destiny. Nagpapalakas to ng attributes ngayon, Santi. You can see na yung linya ngayon, yung do not cross this line. Ito yung na-setup ng Echo mula nung game number 1 pa, di ba? Nakita natin kung gano'n sila ka-aggressive at kung gano'n kalaki yung influence nila dun sa may mapa. And this is also true in this game. Nagsimula ang Echo dun sa reset ni Yawe gamit yung onward nung kanyang Edith para mapigilan doon si KelVJ. At kahit naka-Demon Slayer etong si KelVJ, naghahabol siya ng farm laban dito kay Carl Teezy. At after that, sobrang aggressive na lang. Si Curtizy, minamama na rin dito si Etomax, pati si Chaknu. And Echo, again, controlling the map. Nagugulat ako dito kay Yawe sa mga bigla-biglang pan-checkbush. Eto nga, speaking of checkbush, knock-up. Huling-huli talaga si Bestie. Chaknu goes down and only TP, pero Phantom Execution gagamitin ni KelVJ. May follow-up si pa sila. May sniper. Renjo goes in, pero mapapa-back away. Kuha muna ng buff itong side ng Echo. Same goes with Omega. Pero yun nga eh, parang nakakalimutan nilang may linya talagang bawal tawiran. And yung Omega, kailangan ata nila munang mag-chill eh, doon sa side ng mapa nila. Speaking of chill at kailangan magbigay focus sa kanilang laning, sa ginawa nila doon, ang Echo mismo na bigyan ng gap or ng minion gap ang side ng Omega sa top lane. Paso nga lang, nakuha dito yung turtle ng Echo, tapos lilipad na lang siya dahil alam niya na mamamatay na siya. Chaknu goes down again and Echo with a clean secure. Akala ko magkakaroon ng chance sa KelVJ with an advantage dahil nga Lancelot siya. Mas mataas yung chance na ma-secure niya yung ganong mga objectives with a Thorn Rose transition to retry. Kaso nga lang, Echo pa rin talaga na timing nila. Possible basag Torres sa may bandang ibaba if itutuloy nila. So for Omega, napapansin natin, in terms of the gold, parang anlayo na ng nagiging lead. Actually, speaking of lead, ngayon Echo is lamang na lamang sa gold and looking at their heroes dito sa Antino, medyo pinipigilan nila ang pwedeng result ng results ng hero ng Omega. But Echo is trying to break momentum kung anong pwede nilang hantungan sa late game pa lang. The only way to go with movement speed, either sa samaan sila ni Chaknu
or ni Renjo. Kaso nangyayari doon, nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ng less gold ang side ng Omega, trying to break their focus kung ano ba talagang pwede nilang unahin. Sila pa yung nananakawan, no? Akala natin talaga lalamang na naman yung Omega with a Demon Slayer. Pero mukhang nakadepende pa rin talaga sa playstyle nyo if magiging aggressive kayo o magfo-focus. But now, KelVJ on the top lane. Andito si Yawi. So pwede lang pigilan yung binabanta ng Omega na mag-push sila. And mahuhuli yung isa with the onward. Biglang nabato pa atras si Renjo. Pero with the extra mobility, mabilis siyang makakatakas. Pero nakapwesto na naman yung Echo doon sa side kung saan lalabas yung mismong pagong. Pero yung Omega dito, consumed. Nagamit na ni Etomax yung kanyang Feathered Airstrike. So if ever na magkocontest sila, malaki yung chance na hindi nila to i-all-in. Pwede. Actually, yung ginagawa ng Omega is trying to keep the discipline and paano mabibigyang purpose ang kanilang hero nila. They're not engaging any team fights. Hindi sila pwede mag-react. Well, Chakno is providing vision but in the cost of his life. Ang sakit na dito ng Echo talaga. Ramdam na ramdam mo yung mga hampas ni Carl Easy. Well, Tremor, ginagawa niya lang yung trabaho niya eh. Kine-clear niya lang yung minions, hindi niya pinagbibigyan. And Kelra, napasobra na naman, another kill for Echo. Similar to game number one, na hindi pa rin nakakascore ang Omega in the 6-minute mark. Hindi talaga. 8-0, tapos nakakuha pa ng additional na kill. Tapos makakuha pa sila eventually ng isang purple buff. Ibibigay nila kay Kurt yata. Alam nila na hindi makakontest dito si Lancelot. Napauwi nila si Lancelot mula dun sa may top lane, papunta dun sa base. Kaya makukuha talaga nila ng mga buffs dito. And you can see na at 6 minutes, so rewind tayo ng isang minuto bago itong moment na to, is dalawa na yung item ni Cartesi, Windtalker at War Axe. Itong si Lancelot na naka-Demon Slayer, iisa pa lang, lamang na lamang ang side ng Echo, hindi lang sa lakas, pati na rin sa items. Gusto ko na nakita mo yun, Wolf, kasi this proves na hindi lang yung mismong emblem yung nagbibigay sa'yo ng advantage doon sa early game. Nakadepende nga talaga doon sa magiging takbo ng inyong laruan. And Omega, hindi nila na-execute ng tama doon sa early game dahil nga laging aggressive yung Echo. Laging pinapalibutan itong jungle camps ng Omega. But now, OSX, yung Omega, unti-unti na rin talaga lumiliit yung mapa nila eh. Mapa and as well as yung chances na pwede makabawi sa damage na binubuo ng Echo. Kanina, nakita natin actually si Cartesi, dalawang War Axe yan. Hinahawakan ni Olus War Axe yan. May weapon na siya, may item pa siya. Dalawang War Axe yan, yung Olus na yan. Pero going back and kidding aside, ladies and gentlemen, Echo right now is on a momentum and a good wave actually to take down heroes and players of Omega. Nakita naman natin on how Omega was focused na kunin lahat ng objectives. Kaso Echo was targeting them to the throat na hindi sila nakabawi kaagad and trapping them na binibigyan ng gap ang kada time na babawi sila. Oo, ibang klase. Echo, yung aggression nila, nakita mo naman yun, nag-transform agad into the Black Dragon form. Itong Tremor, si Tremor TZ, para lang ma-zone out o mapatras si Etomax. Purple buff will be stolen by Carl TZ. Hindi na nakatikim yung hero na merong jungle emblem. The king is struggling. And Echo, nagiging malinis yung kanilang place just because of the fact na yung aggression nila nababackupan ng lahat. Sabay-sabay lang yung galaw na tila ba para silang ano talaga eh, yung nag-practice para dito sa isang dance number. Yung choreography nila on point eh. Yeah. Sobrang ganda ng connection nila dito. Para sa Echo, nakakuha na sila ng Lord na sobrang dali versus Omega. Additionally, tatlo na yung items ni Carl TZ, si KelVJ. Isa pa lang ang kanya nabubuo dito. War Axe, tsaka isang Legion Sword. And sobrang laki na ng lamang ng Echo. If you look at it, 9,000. Sobrang dominant na performance. And mauubusan na talaga ng words para i-describe itong Echo. You can see na si Tremor TZ na XP lane na Yuzhong, imbes na mag-defense items, nakakuha siya ng War Axe na sa Hunter Strike. Tapos ginaw niya doon si Etomax. Using yung Petrify. Kamuntikan pang niya mamatay si Etomax kung hindi lang siya natulungan doon ni Chakno. Ganun na kadominant ang Echo. Sa sobrang snowball nila, hindi na kinailangan ni Tremor TZ mag-defense items. 9 minutes dito sa ating game. Magta-10 minutes na, pero si Tremor TZ lumalalim na. Umiikot. Gusto niya talaga ditong languyen ang lalim. Ang lalim. Pero kaso nga lang kapalit ito ang kanyang buhay. Kuha naman sila ng Torre, pero si Carl TZ galit na galit na. Inuubos na sila isa-isa. Kelra is running for his life. And nandiyan pa rin yung Lord. Pwede sila magtawala. And nagwawala na ang Echo for their win.
dito sa sering ito, laban ang Kings of Sea. Walang hari-hari para dito sa ating super team. Super team si Yowie, eto na naman. Parang kahapon lang. Yowie! The celebration sa Echo Bootcamp. Eto na, oh! Si Yowie! Hindi pa rin talaga. Umaapir pero sumisenyas pa rin talaga eh. Wala eh. Sumisenyas pero that is Echo showing power and dominance sa game na yun. Kasi big shoutouts kay Coach TikTok. Hindi lang pala, marami pala nagbabalik ngayon sa MPL. No? Kahit si TikTok na we know na for the long sa MPL Season 2 ko pa yata sa huling nakita na in person and now, or Season 3 pati pala. Yun, but it has been a long time. Now going back, it was a 13-1. Ooh. 13-1 performance. Kung hindi pa nag-dive si Trey Martizzi dun sa may